nyo, nine na dyan. Guys, talaga sinadya ko kayong i-treat para magkasama-sama talaga tayo ngayong Pasko. Pero sana sa bahay na lang natin ginawa ito para mas nakatipid naman tayo. Eh, naiintindihan ko kayo, Nay, pero special day ngayon eh. So, special occasion, talagang dapat ganito. Tsaka isa pa, hindi naman natin laging araw-araw ginagawa ito. O nga naman, huwag nyo na kasing kontra eh. Alam nyo, galante talaga yan si Atty. Hindi naman galante. Kaya nga yung pinipiyayaan ni Lord eh. Diba? Basta Atty. Yung regalo. Ay, okay. Pasko naman Atty. Salamat Sir Lucas. Tuwing Pasko kasi sa bahay lang kami. Hindi naman kami sanay na kumakain sa labas. Okay, di pwede natin simulan ng bagong tradisyon. Ayun! Maganda yan. Basta ang importante po eh, buong pamilya tuwing Pasko. Para sa akin, yun po yung best Christmas gift. Tama! Kain na tayo? Yay! Regalo ko sa'yo, Merry Christmas! Salamat! Pasensya mo na, sandali ko lang yung pinili. Ang importante galing sa'yo. Warte mo! O ito. Uy! Meron! Natatsa ko. Thank you so much! Bakit parang hindi ka naman yata masaya eh? Naisip ko lang si Oliver. Hindi kami magkasama ngayong Pasko. Hindi pa daw ba siya babalik? Sabi kasi ni Tito Lucas, baka umabot na daw siya doon next year eh. Okay lang yan, Messi! Ang importante ay nandito kaming family mo. Di naman magiging malamig yung Pasko mo eh, kahit wala yung biko mo. Di ba? Smile na! Smile na! Salamat. Salamat, Pico. Anong sabi mo? Sabi ko, ang sarap talaga ng Pico! Mas gusto ko kasi ang Pico. Pico? Gusto mo ng Pico, sige. Nadalang kita bukas sa school.
Myla, ikaw ang biko. I told you before, remember? Pag nagkaroon ako ng girlfriend, tatawagin kong biko. Like short for baby ko. So, ikaw ang biko ko. I love you, Biko.